The truth. Choices. Finding happiness and saving life. This is MDCU TV Loki Season 2 Episode 2 Review. I've been pulled through time. Between the past and the present. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. Tama nga bang isakripisyo ang buhay ng nakararami para lamang itama ang isang pagkakamali? Kumusta mga tropang Marvel fan? This is the second episode of the second season of Loki na may title na Breaking Brad. In this episode, ating alamin kung sino si Brad at bakit sa kanya umiikot ang kwento ng episode na ito. Isa ba siyang kaalyado o kaaway? This is MDCU TV Loki Season 2 Episode 2 Breaking Brad Review. Sina Loki at Mobius ay nasa isang misyon upang mahanap si Sylvie. Nang itong si General Dox at Hunter X5 ay hindi na makontakt ng TVA. Sinubukan ni Loki at Mobius na itong si X5 ang i-track down sa pag-aakalang nakasagupan nito si Sylvie. Natagpuan nila si X5 sa isang secret timeline na nabubuhay bilang isang sikat na artista sa pelikula na tinatawag na Brad Wolf sa London, UK noong 1977. Tinanggang takasan ni Wolf si Hunter, B-15 at Mobius, ngunit gumamit si Loki ng mahika upang mahuli si Wolf at maibalik sa headquarters ng TVA. Natuklasan ni Casey na nakikipag-ugnayan si Ravonna Renslayer kay Miss Minute bago mawala ang dalawa, kaya napagdanto na ang dalawa ay magkasabwat. Samantala, sinubukan ni Obi na ayusin ang temporal loom upang ligtas na ma-accommodate ang mga sumasangasangang timeline nang hindi magdudulot ng pagkasira. How things going? Well, the loom is in rough shape. But I'm trying to figure out a retrofit device to handle all those new branches. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi niya kayang ma-access ang loom nang wala ang tulong mula kay Miss Minute o ang aura ng TVA creator na si He Who Remains. Nang wala nang magawa si Mobius para mapaamin si Wolf. You're nothing here, and until you wake up, you're just a nowhere man. You're a nowhere man. You're a silly little man. Silly little. Si Loki naman ang sumubok para paaminin ito. Gumamit si Loki ng device para literal na i-squeeze si Wolf hanggang sa aminin ni Wolf na tinalikuran niya ang misyon ni Dox at alam nito ang lokasyon ni Sylvie. I'll tell you where she is. She has a new life. Naglakbay sina Loki, Mobius at Wolf sa Oklahoma sa isang branch timeline. At nahanap si Sylvie na nagtatrabaho sa McDonald's. Sinabi ni Loki kay Sylvie ang tungkol sa pagkikita nilang dalawa sa future sa TVA. At bakit humihingi ito ng tulong sa kanya at ano ang nangyari doon? I'll just get to the point, Loki. Sylvie, I was in the future and I saw you. The TVA is in danger and you were there. I need to know why. Ngunit masaya na si Sylvie sa kanyang bagong buhay at wala na siyang gustong gawin sa TVA. My life's here now and I'm not running. I'm happy. Ipinahayag ni Wolf na lahat sila ay nasa mortal na panganib. If we stay here, we're all gonna die. They're gonna die. Orange shirt, she's gonna die. Kaya para maunawaan ang sinasabi ni Wolf,
Binasa ni Selvay ang isip ni Wolf kaya naunawaan ni Selvay ang ibig sabihin nito. Ang tunay na plano ni Dox na sabay-sabay bombahin at sirain ang lahat ng branch at timeline. Naglakbay sina Loki, Mobius at Selvay sa lokasyon ni Dox. Inatake ang mga ito upang pigilan ang plano ni Dox na wasakin ang mga branch timeline. Napigilan man nila ang operasyon, ngunit ang karamihan sa mga sangay ng timeline ay nauna ng mawasak ni Dox. Nadakip si General Dox, ngunit ang ilan sa mga kasamahan nito ay nakatakas. Samantala, sa TVA, habang ang lahat ay nanlulumos sa nangyayaring pagkawasak ng ibang timeline, natrace naman ni Casey ang tempad ni Renslayer. Hindi nagugustuhan ni Selvay ang kanyang nakikita na patuloy na pagbura ng iba't ibang branch at timeline, kaya umalis na ito dahil ayon dito, ang TVA ang problema at ito ay nabubulok na. The TVA is the problem. It's broken. It's rotten. Kaya ang nais lamang niya ay umuwi na kung sakaling may timeline pa siyang uuwian. At sa uli, lingid sa kaalaman ng lahat, ang tempad pala ni He Who Remains ay nasa kamay ni Selvay. In this episode o maaaring sa kabuuan ng Loki maging sa season 1, may mga pagkakataon na nawawala na sa isip ko ang Loki na dating malupit na villain na nagpasikat sa Avengers dahil sa Battle of New York. Ang Loki na The God of Mischief. Sa series na ito, isa siya sa may mga pusong god na inaalala ang kapakanan ng mga tao sa bawat timeline. Sabi nga ni Brad, Loki, stop trying to be a hero, man. You're a villain. Na nagpaalala dito kung sino talaga si Loki. Nakalimutan ko na nga rin na may powers nga pala si Loki dahil sa dalang nitong gamitin ang mga ito. Kaya sa episode na ito na nagpamalas siya ng angas ng pagiging villain at pahapyaw ng kanyang kapangyarihan, kaya siya tinawag ng The God of Mischief. Para sa akin, madami ng hero ang inintroduce ng MCU, kaya wag na sana siyang dumagdag. Mas gusto ko ang Loki na isang malupit na villain. Pagdating naman kay Brad, lalo na sa eksena na kasama si Loki at Mobius, di nagpauli si Brad at pansin ang galing niya bilang aktor. At sa huli, nagustuhan ko ang pagiging fanboy ni Casey kay Ouroboros na napaka-natural. Will you sign mine for me? Of course I will. Happy to do it. Yeah, just next to your picture then. Hold on. Sa kabuuan, ang episode na umikot sa pagtugis at pagpapaamin kay Brad, malaman lamang ang kinaroroonan ni Selvay ang season 2, I will give this an 8 points. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan, at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mo kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video, maraming salamat, keep safe, and God bless.